guys, good morning. Again, this is Lorraine from Mountains. Welcome back to our another vlog. So guys, today it's Sunday and we went to the church. Then yeah, so I just got home and I'm just gonna prepare something. So that's why I am here right now in our beautiful Abuhan Hills. So where I'm gonna cook food. Charot. English na nag-start ng English yung balita niyo dito. So ayan, I'm gonna cook chicken. I'm gonna make an adobo. But before that, look at my face. Did you say something in there? Guess what? What? No, no. Look at my face. Oh, my nose is redness and my eyes is a little bit of redness, you know. So I just went like something like emotional today. And I am so very emotional at the church as well. Earlier, guys, hindi pa ako nakapunta sa church, nakausap ko yung fiancé ko at he told me that, babe, our Christmas it's not the same what you have last Christmas, like that. So like why he told me that, he don't need to, you know, because I understand. So when I went to the church and I pray, you know what I'm praying is, yeah, I don't need naman bunggang Christmas eh. Ang akin lang yung si fiancé, okay, healthy siya, meron siyang trabaho, yung feelings niya okay, hindi siya sad. So yun lang yung importante sa akin kasi we are in the middle of pandemic right now. Then kanang tangko lang po ako kasi magtatapos ng 2020, we're here pa rin, we're alive, right? Yeah. So yun, so that makes me thankful about, then it just make me emotional, baby. Thank you so much. Yeah, I am so blessed to have him though. He always think of me, my feelings. He never stopped. So that makes me love him the most, you know. He always put me his priority. So yeah, that's enough for me. So yeah. Yeah, thank you, Daddy. Ayoko na mag-emotional dito ka. So, babe, no matter how many trials we encounter to each other, I am here for you. No matter what, then I'm gonna be here to support you. So, yeah, we're gonna be okay. And like you told me, just pray to God all the time, right? So, yun. Yun lang. Go pa rin. Life must go on. So, kung ano may mga problema dyan, huwag niyong isusuko yan. Just pray all the time. Just put God center of your relationship. So that's what we're doing always, as always, Celia. So ayan, nasusunog na siya, kailangan natin yung itakan yan. Hindi pa ako nakapag-chop-chop ng mga ingredients. So babalikan ko na lang kayo later, ha? And I'm sorry about being emotional. Oo nga pala, shout out ko nga si Giselle Live. She is a vlogger, guys. If you want to visit her channel, just go in there, you know, because she's a part of a LDR relationship also. But there is no first thing. If you want, if you get bored, you can go their channel. Yeah, Giselle Life and Marit channel. So just go in there. So that's the close friend I have in YouTube na hindi sila nagbabago. So kami yun dati na parang hina talaga yung mga viewers namin. But ang iba, nagbago na sila kasi marami na silang viewers. Hindi na sila namamansin. But kami, we still there. So if ever I get lots of viewers, I always promote their channels na mag-enjoy din kayo, guys. Makakarelate din kayo. So hopefully, matulungan nyo din sila. So, kung sino man yung nag-subscribe dito, i-subscribe nyo rin. So, tulong-tulong lang po tayo. Walang ano dihan dito yung matatakot na ma-absan ba, yung ganun ba. So, hindi ako ganun. So, okay. Just, if you want to go their channel, just go. So, there is no forcing, ha? So, don't get mad in me in here.
here. So yun lang. So okay, babalikan ko kayo later. So guys, I'm back in my room right now. So I'm done eating. Actually guys, I never cook chicken because my brother gave us some food. So that it's a soup, bone soup, pork soup. So yan, hi baby. I love you so much. Kaya natin to. Sinong hindi nakakaalam dyan, ito po yung fiancé ko. Oh. Ang gwapo. Oh. So guys, yun na nga. So let's gonna be proceed to our main topic. So alam ko makaka-relate kayo nito. So I want you to stay tuned. And there especially sa mga tao dyan na hindi pa nagkikita in person sa kanilang boyfriend at sa mga nagkikita rin na naging LDR ngayon dahil sa pandemyang ito. Share ko po sa inyo kung ano yung na-experience ko as a LDR. Kami dalawa ni fiancé. It should not be like telling you this. Ano, sharing about, you know. So, I'm gonna share it with you guys so that para malalaman nyo rin kung anong dapat yung gawin kung sakasakali. So, sisimulan ko na guys para hindi tayo matagalan yung mga video natin. So, imomove ko lang konti yung camera natin para makikita nyo ako at marinig nyo ako clearly. At makikita nyo rin yung face ng fiancé ko na he always smiling kahit may mga problema yan. Nakatawa lang yung tonto na yan. Ako parang ano na ako pastang worried na talaga ako na umabot na talaga sa langit ba. Pero siya katawa lang siya kasi na daw si God niya. So hayon. Sa mga nag-ELDR dyan ha. So ito talaga yung makos ng paghiwalay ninyo at cause ng fight also kung ganito kayo lagi. So, isi-share ko po sa inyo kung una namin paghihiwalay ni fiancé. So, dahilan kung bakit kami nagkahiwalay. So, hayon. Yung nagkahiwalay kami guys, nang dahil po yun sa akin kasi naging immature ako. Tapos, palagi ko siyang inaaway. Tapos, kapag hindi niya masagot o hindi siya makareply sa mga text ko, magagalit ng magagalit ako at ganun din hanggang ngayon. But anyway, so ito guys, yung palaging umiiyak. They don't want that. So ganyan ako lagi yung bago pa lang kami ni fiancé. So kayo ha, take note ha, huwag kayong ganun ha, lalong-lalo na sa mga baguhan dyan. Yung magtotalk ako lagi sa Pasko, ganyan ako dati. Yung number one na immature ka at konti lang away nyo, tapos magagalit ka na, tapos iiyak. They don't like that. Gusto nila yung adult talaga ka. Matured ka talaga. So, kung kayo dyan, kung immature kayo, iwasan nyo na yan para hindi kayo maiiwanan ng mga fiancé nyo. At mahiwalayan kayo. Hindi naman ako hiniwalayan. Ano lang, binlock lang. Mas worse yun na. Yun, so, ano guys, nagkahiwalay kami guys sa unang beses sa yun. Ang dahilan, naging immature ako, palaiyak ako, inaaway ko siya lagi. So hayon, kahit binablock niya ako guys, ginasendan ko siya ng email, ganun, kinukontak ko talaga siya. Pero I just realizing na umahal niya talaga ako, babalik siya sa akin. So hayon, hindi na ako nagchat-chat sa kanya, nag-leave na lang ako ng email na parang lahat ng email lang hinanakit na ano ko, binagay ko sa kanya. So, after 1 week man yata, or 2 weeks, hindi ko na remember, but like that, something like that, bumalik siya sa akin guys, nag-send siya ng ano, ng message sa akin, my goodness, nanganga na lang ako guys, bakit bumalik yung panuhap ko. Kalawang basis guys, yung nagkahiwalay kami guys, ito yung worst. Kasi guys, kayo ha, lalong-lalo na ngayon sa mga pandemya ha, na inaaway niyo yung partner niyo, tapos nagiging frustrated kayo kasi hindi niya makapunta dito dahil ganon, dahil sa pandemya, tapos daming rason. So, maging patience lang po ha, be more patient. So, para hindi kayo matulad sa amin ni fiancé na si fiancé kasi dati, sa pagkalawang beses namin paghiwalay guys, is yung magsisay siya ng something na words na pupunta na ako by this month like this, then hindi niya gagawin. Tapos na ano ako ba, kasi ayokong mag-speak siya ng words na hindi talaga niya gagawin ba. Tapos, share ko na to, but
pinaulit-ulit ko lang kasi iwan ko. Baka hindi nyo pa alam or nakikita dyan, di ba? So, ayun. So, pangalawang basis, guys, is nandito na ako sa amin. Tapos, pinauwi niya na ako. Hindi niya ako pinagtrabaho. Sinasuportahan niya na ako. Tapos, sinabi niya sa akin, guys, ay, ito yung worst. Sabi niya, Lara, dili daw siya makaanin sa Philippines kasi takot daw siya sa heights. Hindi daw kuno mag-work. Tapos, block. So, dalawang beses niya ako binlaka. So, kayo dyan. Kamu din mga foreigner kayo, lintik kayo. Huwag kayong don't say words kung hindi nyo naman ginamin yun para hindi kami magagalit sa inyo. But sa amin, iba yung sitwasyon namin, ha. So, sa ngayon, may pandemya. So, mag-understand kayo, ha. So, si fiancé, takot siya sa heights. So, ayun. So, hindi ko na siya makuntak, guys. Oh my goodness. So ayun, sinabihan ko na lang siya sa email kasi may contact ko sa email. Okay, kung yun ang gusto mo, wala na akong sinasabi, guys, na nag-chase. Diretso na ako. Okay, kung yun ang gusto mo, yun yung magpapasaya sa iyo. I let you go. I set you free. So yun, guys. So tapos nag-post na ako ng sexy picture sa Facebook, which is hate niya yun. Hindi niya yan gusto. So sabi ng ano niya, yung friend niya na dang. Kasi friend kami ng friend niya. Ano daw kung nang gibiyaanan ako si ako daw, bakit daw nga hindi niya ako pinaglaban na, my God, Lara is so very sexy. Charot. Now, aside from that, guys, I have a beautiful heart. Charot. A kind heart. Big heart. Char. So, yon. So, bumalik ang panuhak, guys. Nag-send na naman ng message. Nag-sorry na naman siya sa ginawa niya. Takot talaga siya. Pero, kung totoong love daw niya ako, dapat i-face daw yung fear na niya. So, hayon, guys, nagkabalikan kami ulit. Wow, marupok tong ano niyo to, lola niyo. Marupok na marupok talaga. So, nagkabalikan kami, guys. Then, yeah, yun. Nag-book na siya ng ticket. Napapunta talaga. Sinisend niya direct sa akin. Sinabi ko talaga sa kanya, babe, if ever you want to come in the Philippines, just send me directly a proof. Hindi na kailangan na sabihin mo sa akin, do in action. So, yun yung ginawa niya. So, ayun. So, marami pa namang mga paghiwalay na ano, pero it's like nonsense lang ba yung, hindi talaga totally na big reason talaga ba yung mga mag-away lang na, you know, kanang nonsense na papansin lang. So, yun, guys. So, yun po yung mga paghiwalay namin. So, kayo dyan, ha, sana makakuha ito ng lesson sa inyo na mag-be patient more, hindi maging immature, o para huwag mag-iyak ng iyak kasi they don't like that promise. Be an adult, be a ladies, not be a baby. Okay? So, I think yun lang po yung ma-i-share ko sa inyo, and I hope you enjoy, and see you on my next vlog. Bye! Thank you, guys!